topic din ngayong linggo na isa sa mga araw-araw nating gamit, kaldero o kaserola. Pero alam nyo ba kung paano ito ginagawa? Just for the kaldero, which will be used only once, we will spend 50 million. Ginisa ng ilang senador kung magkano ba talaga ang giant cauldron o kaldero na ginamit sa torch lighting ceremony ng Southeast Asian Games. Umabot daw kasi ito ng mahigit 50 million pesos. Dito sa Florida Blanca sa Pampanga, hindi ingay ng mga patutsadahan ang maririnig, kundi ingay ng mga abot-kayang kaldero at kaserola. Ang totoong giant kaldero wala sa SEA Games na dito sa tindahan namin. Kilala kasi ang kanilang bayan na gawaan ng mga ito. Ang isa sa pinakaunang shop kay Adela since 1950s. Yung mga parents ko, ganito na ang trabaho. Pag Pasko, marami kami mga customer. Dahil karamihan namimili sila ng mga pag-giveaway. Mas matibay daw ang mga kitchenware na mano-manong pinupukpok. Yun nga lang, pahirap ito sa kamay. Aris yung persa po kasi namin dito sa mano. Kung minsan napapasok, kasi po katulad dito, sunod na yung basahan namin. Sobrang init. Nakabibingi rin. Tulad ng sa asawa ko, pag tinatawag ako, alas hindi ko na siya naririnig. Kasi dahil nga sa pupuk namin. Paano nga ba ginagawa ang mga pang-araw-araw nating gamit sa kusina? Ganito po yung paggawa namin. Matapos pukpukin at hulmahin ang mga kaserola na gawa sa aluminum at bakal. Kailangan pong ilagay para lumambot yung aluminum. Isa-isa itong isinasalang sa apoy. Kailangan din natin iinit para lalong lumalim. Pag nag-iba na yung tunog, pwede na yun. Uulit-ulitin. Hanggang makuha ang tamang porma. Malamig na, pwedeng isalab na naman natin. Sunod itong kakabitan ng tenga o hawakan. Putasin na po natin para sa handle niya. Mula 250 hanggang 3,000 pesos, depende sa laki. Pero ngayon yung mga kabataan, walang natutong magpukpok. Kaya yung mga nagpupukpok, ay hindi na sila pupwede. Hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin. Ang mga lace namang ito na napakamitikuloso ang disenyo at ginagawang palamuti at placemat, naisip nyo na rin ba kung paano ginagawa? Ito ang mga Belgian bobbin lace ng Santa Barbara sa Iloilo. Ang isa sa pinakasikat na gumagawa nito, ang handicraft shop na pinamumunuan ni Suzette. Napakabusisi gawin gamit ang bobbin, ang weaving apparatus na ginagawa sa pagbuo ng tela. Kailangan ng matinding pasensya, lalo pat bago mabuo ang isang obra, inaabot ng mula isang araw hanggang isang buwan, depende sa disenyo at laki. Nakakaduling! Yung bobbin lace, mahirap talaga gawin. Kasi pag magkabuhol-buhol yung threads at yung bobbins, makaduling din. Taong 1991 pa raw niya natutunan ang paggawa ng Belgian bobbin lace na itinuro pa sa kanya ng isang madre mula sa Belgium. Yung advocacy is tulungan din ang mga nanay na mayroon silang trabaho na hindi na sila magtrabaho doon sa labas. Mabisa raw na therapy ito para sa mga may Alzheimer's disease o kaya yung mga may leprosy gaya ng 71 anyos na si Nanay Delia. Hindi rin ako makapagtrabaho sa labas. Dito na ako. Pag nagawa ka, di parang nagpa-practice na rin yung kamay mo. Dati mahina eh, pero sa ngayon okay na. Ang presyo ng lace na ito, mula 300 hanggang 20,000 pesos. Magaganda at saka parang pinaghirapan siya, pangregalo sa mga nanay natin. Marami namang natuwa sa pinakabagong selfie spot ngayon sa Maynila.
ang Jones Bridge na binibigyang buhay muli ang kanyang neoclassic na disenyo na hindi nalalayo sa mga engrandeng tulay sa Europe. Taong 1920 nung itayo ang Jones Bridge na nagdurugtong sa ermita at sa Binondo. Nasira ito nung World War II. Kabilang sa mga bumagsa ang isa sa apat na rebulto ng La Madre Filipina na obra ng kilalang iskultor na si Ramon Martinez. Matapos ang gera, tinungkab ang tatlo sa natirang La Madre Filipina statues at inilipat sa iba't ibang gusali sa lungsod. Pero makalipas ang ilang dekada, bilang parte ng rehabilitasyon ng Jones Bridge, naisipan ng Manila City Hall na muling ibalik ang mga natirang rebulto ng La Madre Filipina. Ang pangunahing trabaho namin ay ingatan, pangalagaan yung mga naiwang pamana. Pero paano nila maisa sa katuparan ang tila napaka-ambisyosong proyektong ito? Nitong November 23, si Gratitude, ang La Madre Filipina statue na may imahe ng babaeng may kalong-kalong na lalaking umiiyak at isang bata na inilipat noon sa luneta, gamit ang crane, maingat na hinugot sa pagkakabaon. Isinakay sa truck at ibinalik sa Jones Bridge. Ang buong proseso tumagal ng 2 araw. So dahan-dahan talagang tinanggal yan. Walang part na nasira doon sa rebulto. Transport siya from Luneta papuntang Jones Bridge. Iningatan talaga. Habang ang rebultong si Democracy naman, ang imahe ng batang may hawak ng dahon ng laurel na pinaniniwala ang nahulog pa noon sa Pasig River, ginawan nila ng replika. Siguro nagsisimbolo ng kalayaan na rin naman natin bilang Pilipino. Kaya ibinalik namin yan. Samantala, tuloy naman ang negosasyon para tuluyan na rin maibalik sa Jones Bridge ang 2 pang rebulto ng La Madre Filipina na sina Progress at Justice na kasalukuyan ngayong nakatindig sa harap ng gusali ng Court of Appeals. The art, everything is very nice. Hindi mo na kailangan pumunta ng Europe, andito na mismo sa Maynila. Halos hindi na makilala gawa ng mga ilaw. Pwede na sila pumunta dito magpicture. At sana po sa lahat ng pupunta dito, ingatan din naman natin ito kasi para pa sa ibang saling lahi natin. May mga trivia pa ba kayong gustong malaman? Ask us how! Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS50. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.